Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang nakakagulat nga naman pong ginawa ng Lazada ngayong araw na ang announcement po nila ay mag-abang daw po tayong lahat ng bagong TVC ni Alden. Pero bigla naman po silang nag-post ng new cover photo ni Maine. Alden at Maine pala ang kanilang ipanggugulat sa atin sa 6-6 sale nila. Bukod po kasi sa TVC ni Alden ay sa cover photo po nila. Ang nilagay po nila doon ay sa Maine Mendoza. Meron din po silang poster ni Maine at saka ni Alden para sa Lazada mid-year sale na 6-6. Ang tanong ng mga netizens, dapat na nga ba tayong mag-check out gamit ang Lazada? Sigurado na ba tayong pagsasamahin sila? Sigurado na ba tayong may mini concert na magaganapan na makikita tayong lahat sa June 6, 2022? Monday po yun ha? Yan ang mga pag-uusapan natin. At pag-usapan din natin ang iisang sagot lang ni Maine at saka ni Alden sa kanilang interview na una na palang sinabi ni Menggay na anytime pwede na niyang itigil ang karera niya pagdating po sa showbiz bago pa man po ito sabihin ni Alden kay Nelson Canlas. At syempre, ang iba pang ganap ay atin din pong pag-uusapan ngayong Wednesday. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons ano, para hindi ka nahuhuli sa mga bago at latest na ganap sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Julieta Eleptico. Sabi niya rito, "Good PM Mr. Pinas. Tuwang-tuwa ako pag nag-upload ka kasi diretsyahan ang mga sinasabi mo sa mga bashers. Yung sabi ni Alden na di siya tatanda sa showbiz, tama yan. Kasi nga, nasa kanila na ang lahat, mga pangarap nila natupad na, sobra pa nga sa inaasahan nila. Secured na ang future nila. Natagpuan niya na ang forever na hinahanap niya. Sabi kay Alan, magbuulan na sila ng pamilya. Diba? Happy together pa sila, no more basher, panot ibyang at kontrabida kasi sikat na sila. Ganon sa showbiz, pag sikat, ibababa ka nila. Kaya kung mag-decision kayo na stop ng showbiz, lalong happy kami. Hope na tama ang desisyon nyo. No? Patnubayan na lang kayo ni Lord sa mga plano nyo sa buhay and God bless you all." Alam nyo, totoo po yung sinabi ninyo, Miss Julieta Eleptico. More than pa po yan sa kanilang mga inaasahan. Noong hindi pa po sila ganun kasikat ni Maine, si Maine at saka si Alden. Diba, nakuha na po nila ang lahat. Pero yun nga po, no? Hindi naman porket na ganun, ihihito na lang nila kaagad-agad. Na, para namang, paano bang sinabi nila nun? Parang walang utang na loob, ano, kung parang ganon yung sinasabi ng ibang mga netizens kung sila ay mag-i-escape na. Hayaan daw po muna na magpasaya muna sila ng mga tao, no? Pero sana nga, no? Para matahimik ng buhay nila, wala ng panot, ibyang kontrabida, eh kung kayang itigil, itigil na. Pero tayo nandito lang na para sumuporta sa kanila. Salamat po! At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Julie Sanchez. Yung sabi po dito ni Miss Julie Sanchez, ano, point of view ko lang to, Mr. Pinas. Kung magsasalita na ngayon si Alden at Maine na mag-couple na sila, alam nyo po, tatambakan sila ng maraming TV commercials kahit wala na sila sa silang teleserye or movie, buhay na sila. Alam ko mas malaki ang talent fee sa TVC na isang araw lang ishoot kesa sa mga teleserye na aabutin ng 3 months. Siyempre, gusto rin natin meron silang movie para may aabangan tayo. Sana itong mag-July, no, at ay mag-aminan na. Magsa-7 years na rin sila. Thanks, Mr. Pinas, sa palaging update. Sana nga po magbilang anghel po kayo, Miss Julie Sanchez, ano? Pero sa kagahamanan, ano, ng manager pa lang po ni Menggay, naku po, kahit na umamin silang dalawa, kahit na maraming i-offer ang TV commercials nila,
ang iisipin pa rin po nila, syempre, yung may mga malaki ng perang ipinasok sa kanila at yun ay ang puno, no? Puno at ugat ng kanilang sarsuela. Kung bakit nagkakaroon ng sarsuela, walang iba kundi ang kampo nila, Panot. Diba? Alam po natin yan, nagkakaunsehan na nga eh. Diba? Nagkakagalit na nga sila dahil nagbigay daw hindi umano ng 5 milyon. Tapos, hindi naman lumitaw sa Mengay sa mga pinaggagawa nilang event. Diba? Ngayon, nagsisisihan sila. Hayaan mo muna natin sila. At huwag kayo mag-alala. I-update ko kayo tungkol sa bagay na yan. Thank you po and God bless po. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Miss Carmi Reyes. Sabi niya rito, thanks Mr. Pinasser, right? There are only a few people in this world who will stay completely to you. You'll know you're made the right decision when there is a peace in your heart. Alden and Maine is enough. And some of few friends, no need a lot of friend. They are only there when you are famous and useful. And where there is no benefit, they do not know you. Like Alden said, a peaceful life is a happy life. We're getting old, it's about time to face your family. Ignore all the bashers around you. Happy Thursday, Mr. Pinas. Be safe always and regards to Lola Granny. Thank you po. No? At Thursday ba ngayon? Ma-check ko nga. Tama, Wednesday pala, Wednesday. At yung sinasabi po ninyo, Miss Carmi Reyes, totoo yun, ano? Hindi na nila kailangan pa ng napakalaking circle of friends. Yung yun bang nasa stage na po kasi sila na nasubukan na po nila lahat. Diba? Itong si Maine at si Alden. Kaya sana nga naman, lahat na ng mga binibitawan nilang salita, panindigan nila. Kasi ang dami nagsasabi na porket may teleserye lang si Alden, ganito na naman ang sinasabi niya. Ganito na naman ang eksena kay Maine. Si Maine na naman na nakakawawa. Para yung mga tao, maraming manonood. Parang ganun, ano? Ulit-ulit tuwing may teleserye. Pero, we'll see. No? Tingnan natin kung talagang may magbabago. Thank you so much po, no? At be safe din po, always. At unahin nga po nating pag-usapan itong sinasabi po ng mga netizens, no? Yung sinasabi po nila na nauna na palang sabihin ni Maine Mendoza na ready na rin siyang iwanan ang showbiz. Yun bang ihinto na lahat ng mga ginagawa niya sa showbiz, hindi na siya magpapakita sa TV. Nasabi niya na po ito noong interview po niya kay Celeste Tubiera kahit balikan pa po nila. Yun po yung 1 to 8 episode na hindi man lang binanggit ni Maine Mendoza si Panot. Okay? Puro lang siya Alden, Double Cats. Alden, Double Cats family. Puro ganun yung kanyang mga binabanggit pero walang Panot. Okay? Nauna niya na po itong sabihin na anytime pwede niya nang lisanin ng showbiz. No, pero iniisip pa rin niya yung mga taong na napapasaya niya. Diba? At ganun din po yung sinabi ni Alden Richards kay Nelson Canlas. Nung tanungin po siya na to na nakikita niya ba yung sarili niya na siya ay tatanda sa showbiz? Diretsahan pong sinagot niya ni Alden Richards na hindi niya po nakikita ang sarili niya na tatanda siya sa showbiz. Okay? At doon pa lang po, magkaibang scenario, magkaiba yung nag-i-interview, magkaibang pagkakataon at magkaibang oras, no, pati date, talagang iisa po ang goal at ang direction sa buhay na itong si Maine at si Alden. Doon po natutuwa ang mga netizens at kung talagang tayo ay maghihintay, talagang doon tayo paroroon. Ano? At para naman po sa sentro ng ating mga updates, Lazada. Pag narinig ng karamihang Alden fans ng Lazada, maraming nabubwisit dahil nga po sa ginawa nila noon nung pumasok si Jasmine Curtis Smith at sinipa sa Mengay ng walang kaabog-abog. Okay? Ngayon po, hindi natin alam kung bumabawi ang Lazada dahil nag-announce ang Lazada noon na abangan ang new TV si Alden Richards. At ang ginawa nila ngayon, bukod sa paglalabas ng new TV si Alden, nagpalit pa sila ng cover photo. Si Maine Mendoza po ang nilagay nila doon. No? So, Alden at Maine pala ang ipanglalaban nila sa mid-year sale ng Lazada 66. No? At yan po ay ipanlalaban nila, syempre, saan pa ba? Sa mortal nilang kalaban na Shopee. At bukod nga po sa TVC, pati po doon sa cover photo, meron din pong poster si Alden at saka si Maine. Nakita nyo naman po, di ba? 66 mid-year mega sale eh. June 6 to June 8. Yan po yung sinasabi nila. Ngayon, ang tanong ng mga netizens, Mr. Pinas, pwede na ba akong mag-check out? Ganito lang po yun. Masyado pang maaga. Tignan muna natin kung ano pa yung mga ilalabas ng Lazada
kung meron ba silang mala mini concert, 'di ba? Ganun sila, may mga pa-event sila kapag may mga ganyang mga sale. Ngayon, tignan natin, no? Timbangin muna natin. Ayaw po muna namin magsalita dahil masyado pang maaga. May ano pa lang ngayon? May 17, may 18, ano? May 18. So, maaga pa, abangan natin dahil kung magkakaroon sila ng taping po yan malamang dahil Monday po yan ipapalabas, no? Maaaring i-tape na po nila ito ng advance, no? Kung di ako nagkakamali, ano ba ngayon? 18, next week. Papatak ng next week ang kanilang week, no? Final week para ma-tape po nila ito. At kami po, ang kauna-unahang mag-a-update sa inyo ng tungkol sa mga bagay na yan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.